ang mga yaman na galing sa kailaliman ng lupa na makukuha natin at pwede natin gamitin sa pang-araw-araw. Ngunit, isang pagkakamali lamang at malaki na ang epekto nito sa atin. Masayang lang natin to at hindi na natin ito pwede palitan. At sa documentaring video na ito ay ipapakita namin sa inyo kung ano ang nagagawa ng mga tao at ito ay nasisira, ano ang mga epekto nito sa atin at kung ano ang ating magagawang mga paraan para maiwasan ito. Noon, ang ating mga puno ay punong-puno ng buhay at ang ating kalikasan ay lagong-lago sa kagandahan. Ngunit ngayon, ibang-iba na ang kinalabasan. Ito na ang itsura at ito na ang kinalabasan ng pag-aabuso ng mga tao. Ang Pilipinas ay isa sa mga bansang biniyayaan ng masasaganang yamang likas katulad ng mga kagubatan, anyong tubig, anyong lupa, mineral at iba pa. Audio Jungle. Ang mga lupaing sumasakop sa yamang ito ay kabila sa pag-aari ng bayan, kagubatan at lupang sakahan. Ang ilan sa mga metalikong reserbang mineral ng Pilipinas ay ginto, chromite, copper, bakal at nickel. Ang Pilipinas ay may malaking supply ng copper, nickel at bakal. Ang mga ito ay mahalagang pinagkukunang yaman para sa industrialisasyon. Ang mga lupaing sumasakop sa yamang ito ay kabilang sa pag-aari ng bayan, kagupatan at lupang sakahan. Yamang mineral ay may dalawang uri, ang metal at di-metal. Una ay ang metal. Ito ay uri ng mineral na nadadaluyan ng kuryente. Ginagamit ang mga ganitong uri ng mineral sa paggawa ng alahas, yero, rails and tren, makina, instrumentong pamusika at iba pa. Ang halimbawa ng metal ay ginto, pilak, zinc, nickel. Susunod naman ay ang di-metal. Ito naman ay ang uri ng mineral na hindi nadadaluyan ng kuryente. Ang ganitong uri ng metal ay sangkap sa iba't ibang uri ng paggawa ng bagay na pangkabuhayan kagaya ng sabon, mga banga, kalsada, mga gamot at iba pa. Ang halimbawa ng di-metal ay sulfur, clay, asfalto at phosphate. Ito ay ang pinakamahalagang yaman ng bansa, kaya kailangan natin itong proteksyonan mula sa pag-aabuso ng mga tao. Ito ay importante dahil dito natin nakukuha ang ating pangunahing pang-ekonomiyang gastusin. Ngunit mayroong mga tao na gumagawa ng illegal na pagmimina at na inaabuso ito. Isa sa mga masamang epekto nito ay ang maling paggamit nito at ang pagmimina ng illegal. Dahil dito, nasisira din natin ang ating kaligasan. Malaki ang naitutulong ng yamang mineral sa ating bansa. Ngunit, kung magpapatuloy ang mga tao sa pag-aabuso nito, masisira ng masisira ito. Pagtulungan sana natin itong alagaan dahil tayong mga tao din naman ang magpapakinabang dito. Kami ang Investigative Antipolo. Sinasabi sa inyo, alagaan nyo habang nasa inyo pa. Dahil kapag wala na ito sa inyo, saka nyo lang malalaman na mahalaga pala ito. Ang documentary video na ito ay nagawang posible dahil sa Kinemaster at sa aking mga magagaling na mga kagrupo na sina kami ang Group 4 sa documentary at ipinasa ito kay Ginoong Ron Patrick Cervantes. Kami ay mula sa Grade 9 Antipolo tungkol sa yamang mineral at lagi nating tatandaan, hindi nating mapapalitan ng ating mga yaman na galing sa ating inang kalikasan. Kaya huwag natin itong abusuhin at ito ay ating pagyamanin. Huwag nating kakalimutan ang nagbigay sa atin ng lahat ng mga ito ang ating Jesucristo. Muli, ito ang Investigative Antipolo.